Mga lalaki dyan, ayaw masyadong nilalabas yung feelings. Okay, dito tayo maglalabas ng feelings. Kasi pag di ko ginagawa yun, nafe-feel ko na pag-iiwanan ako. Hindi natin maisip mag-chismisa ng negative. Hindi natin maisip yung mga wala tayo. Grabe yung time natin sa social media. Grabe yung time natin sa Netflix. 10 Habits of Highly Successful People. So ngayon, ililihis muna tayo sa Forex. Pupunta muna tayo sa personal development. Kasi naniniwala ako na 80% ng success mo ay galing sa mindset, sa psychology mo. 20% lang yung strategy, yung about Forex. More on, kailangan mo lang talagang i-master yung sarili mo. Kasi simple lang naman talaga yung Forex. Pero tayo mismo kasi marami tayong mga baggages, marami tayong mga limiting beliefs. So yun yung mga kailangan nating ayusin. After itong video na to, you will be a different person with a different perspective. Kumbaga, pareho mo na mag-isip yung mga successful na mga tao. So, ready ka na? Let's go! Habit number one is to wake up early. So, hindi naman to yung 4 a.m., 5 a.m. or kahit 6 a.m. hindi. Siguro kahit mga 7, 8, basta wag lang yung masyadong late. Wag yung 11, wag yung 12. Ang laki kasi ng tama sa psychology natin pag 11 tayo nagising. Kumbaga, ang dami nang naunang magising sa atin at ang dami na lang nagawa tayo kakagising pa lang. So, hindi masyadong maganda yun sa psychology natin. So, pag nagising ka ng late, maghahabol ka, tanggal lahat ng routine mo. Pero, pag nagising ka ng 7, ng 8, pwede ka pa mag-chill, mag-meditate, magkape muna, mag-isip-isip kung paano magiging mas productive yung araw mo. And syempre, mas less groggy ka. Therefore, mas magiging productive ka and mas magiging focus ka. Number 2, ito, alam ko marami nagsabi sa inyo nito, exercise, very important. When you exercise, lalo na sa umaga, nag-gym ka, nag-jogging ka, sobrang laking effect niyan sa brain natin. Usually kasi tayo, grabe yung time natin sa social media, grabe yung time natin sa Netflix. Kumbaga, napakaraming dopamine around us. So, para mag-refresh yung dopamine levels natin, malaking bagay yung exercise. Kumbaga, napunta sa brain natin na kaya ko mag-exercise, natapos yung exercise ko, therefore, mas ready na ako sa mga mahihirap na task. Number 3 is to prioritize your task. So, ano ba yung mga kailangan mo gawin for today na magpapamove forward sa buhay mo? So, dalawa yun, di ba? Important and urgent. So, unay mo yung important and urgent na task. So, yun yung malapit na deadline na napaka-importante na hindi mo pwedeng hindi magawa. So, pag natapos na yun, pwede mo naman i-consider yung urgent pero not important. Okay? Yung pangatlo naman is yung important but not urgent. Ayan. So, pwede mo nung isipin ng maigi yan. Pero relax ka lang. At yung mga tatanggalin natin is yung not urgent and not important. So again, priority natin is kung ano yung magpapamove forward sa buhay natin. So yun yung pwedeng mag-aral ka ng skills, yun yung pwedeng kakausap ka ng clients, mag-rep ka ng clients, yun yung mag-trade ka sa Forex, anything na high income task. Number 4, study daily. Ako, minimake sure ko na meron akong at least 1 hour per day na nanonood ako ng YouTube videos about personal growth or Forex trading. Kasi pag di ko ginagawa yun, nafe-feel ko na pag-iiwanan ako. Yung mundo, sobrang bilis ng growth. Okay, so dapat tayo, ganun din tayo kabilis mag-adapt. So ano yung mga pwede mong aralin? Pwede yung mga stories ng mga successful na people, ano yung mga mindset nila. Naniniwala kasi ako, pag nag-dive deep ka sa mindset, mas madali mo silang magigets and mas madali mong makakopy kung paano sila naging successful. Also, study yung mga strategies ng iba't ibang mga successful na mga traders or iba't ibang successful na mga tao sa ibang industry. Number 5, journaling. Okay, gina-journal mo yung araw mo, yung mga ginawa mo, yung mga na-feel mo. Noong una, feeling ko corny to, baduy, diba? Pero kasi sobrang important niya, kailangan ma-journal mo lahat ng naisip mo, lahat ng natutunan mo, and lahat ng na-feel mo. Okay, sa mga lalaki dyan, ayaw masyadong nilalabas yung feelings. Okay, dito tayo maglalabas ng feelings. Na-hurt ka ba? Na-depressed ka ba? Na-anxious ka ba? Masaya ka ba? So lahat yan, isusulat natin. Bakit? Para maging aware tayo. Kasi minsan nagugulat ako, wala pala akong nagawa sa buong araw. Puro mga hindi important at hindi rin urgent yung mga ginawa ko. So at least kapag sinulat mo lahat ng ginawa mo, lahat ng na-feel mo, makikita mo kung gaano ka naging productive and kung ano pa yung mga pwede mong i-improve sa mga next na days and kung ano yung mga nag-work, itutuloy-tuloy mo siya. Number 6, mindfulness and meditation. Sobrang laking help ng pag-meditate sa pagiging present mo. So bakit ko ba kailangan maging present sa buhay ko? Sabihin, nandito ko ngayon. Mostly kasi pag iniisip natin yung past o iniisip natin yung future, mostly nag-worry tayo or na-anxious. Kung na-excite ka, okay yun. Pero mostly talaga negative.
That's why sinasabi lagi ng mga mentors is to be present all the time. So, mangyayari yan kapag nag-meditate ka. And also, yan yung mga times na talagang nire-review mo yung buhay mo. Kung ano yung mga nag-work, yung mga hindi nag-work, paano ako magiging productive. And also, nire-review mo yung mga goals mo, yung magagandang future or yung end state mo. Number 7, networking. Ako mismo, sobrang introvert ako. As much as possible, gusto ko na sa bahay lang ako. Pero hindi pala pwedeng ganun. Kailangan pala lumabas tayo. Kasi yung ibang mga tao, pwedeng mas maraming experience sa atin o yung mga experiences nila makakatulong sa atin. Also, magugulat ka, pwede pala kayo mag-collab ng mga network mo or pwede kayo mag-refer-referan ng mga clients. Sobrang daming advantages ng networking. Sobrang malaki matutulong ito sa growth mo as a person and as an entrepreneur. So, go out there, mag-network ka, and then add value to your network. And number 8, sobrang important ito, set and achieve goals. Kapag nawawalan ako ng goals, nawawalan ako ng gana. Okay, nawawala ako dun sa path ko na diretso, nalilihis ako. So very important na mag-set ka ng goals para number 1, ma-excite ka. And number 2, meron kang bagong challenge sa buhay mo na talagang, boom, ibibit mo. Mostly talaga yung mga lost, mostly talaga yung mga walang gana, walang motivation, sila yung walang mga clear na goals. Also, make sure mo yung mga goals mo is yung mga gusto mo talaga. Hindi pwede yung nanghiram ka lang ng goals sa iba. Kunyari, goal niya is magkaroon ng kotse. Sige, kotse na rin ako. Yung goal niya magkaroon ng bahay. Sige, bahay na rin ako. So, paano malaman na yung talaga yung goal mo? Through meditation, yung kanina. Be mindful. Sino ko ba talaga? Ano ba talaga yung gusto mo? Baka naman pala gusto mo is to travel with your family. Pero kung ano binibili mo, di ba? So, hindi siya aligned dun sa sarili mo. So, para mag-align ka, yun nga, meditation. And be clear sa mga goals mo. So, maganda dyan, isulat mo, di ba? Lagyan mo na mga months. Kunyari, December 2023, magkakaroon ako ng 5M sa account ko or 1M sa account ko. Or December 2023, bibili na ako ng ganitong kotse. Or magka-travel na ako with family. Punta na kami in Japan. Kung ano man yung pinaka-gusto mo, pinaka-may-excite ka. Number 9 is isang habit ng mga successful na tao is they learn from their mistakes. Feeling kasi nila pag nagkaroon sila ng mali, nag-mistake sila, opportunity nila yon to grow as a person, to improve as an entrepreneur. Yung iba kasi nagka-mistake, inuulit-ulit. Okay, so therefore, walang growth. So if walang growth din ng income. Remember, directly proportion ang growth mo, ang personal growth mo sa pag-grow ng income mo. Okay, yung iba nga, di ba, nanalo sa loto, pak! Ito yung personal growth nila, pero bumabalik pa rin, okay, yung pera nila dun sa personal growth nila. So, ang dapat natin gawin is mag-grow lang tayo, di ba? Learn from our mistakes, from our experiences, di ba? Maging strong yung foundation natin, and then susunod na lang yung income natin. Number 10 is practice gratitude. Always be thankful sa kung anong meron tayo ngayon. Di ba nga nung bata tayo, pag binigyan tayo ng regalo, tapos sobrang saya natin, mas talagang gaganaan yung nagbigay sa atin ng regalo. Pero pag binigyan ka ng regalo, tapos gaganong-ganong ka lang, di ba? Mawalan sila ng gana. Therefore, hindi ka re-regaluhan. Okay, so ganun din yung universe, ganun din yung mundo. Okay, the more na mas thankful ka, mas maraming ibibigay pa sa'yo. And ang kagandahan, kahit wala ka pa, pwede ka maging thankful dun. Always practice gratitude. Kasi pag meron tayong attitude ng gratitude, sobrang nag-iiba yung nafe-feel natin, yung mindset natin, di ba? Kumbaga, hindi natin maisip mag-chismisa ng negative, hindi natin maisip yung mga wala tayo. Bakit? Kasi sobrang thankful tayo. Pagising pa lang, thank you, this will be a very productive day. Thank you sa food na to na meron ako. Thank you sa lahat. So always practice yung attitude of gratitude. So yun lang for our 10 habits ng successful na mga tao. Alin dyan yung pinaka-favorite mo, i-comment mo naman. Also, if di ka pa nakasubscribe, subscribe ka lang and I'll see you sa next video.